and thunders roar. Be still and know that I am God. Know that I am the God who is the God of your rest, who is the God of mercy, who is the God of grace, the God that multiplies. Know that I am the God na hindi ka iiwan. I will be your refuge and strength. You can promise na, Lord, sa akin. Gusto kong alalahanin mo ngayon. Remember those promises that He is the God of already. Amen. He's the God of the mercy and grace. And He's also the God that multiplies. He's the God who heals. Who is the God who is near in the brokenhearted. Amen. Kantahin po natin itong kanta na ito as prayer sa buhay natin. Ito, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? I-focus mo yung sarili mo sa prayer, sa pag-pray sa Panginoon at pag-uwi sa Kanya. Yes, Lord, hallelujah. Against us will prosper today. Yes,
Yes. May your name be Jesus be glorified today and forever. Lord, maraming salamat sa araw na to, God. Salamat, Lord, sa opportunity and time to worship you in freedom. Lord, as we start, may ikaw lang yung maging focus namin, hindi yung sitwasyon, hindi yung nasa paligid na, hindi yung katabi namin. Kailangan ko yung mapulihan, God, sa lahat po ng tatayo dito sa harapan, Lord. Nawa kayo lang yung ma-exalt, God. Lord, thank you for this day. In Jesus' name, praise. Amen. 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 Hallelujah. Yes, pwede na ba tayo maupo? Pwede. Kahit po kailan tayo, no? Yung iba yung nakarating, may mga IOP siguro. Pero, first of best po lang kasi, hindi naman tayo tumitingin sa kung sa dami. But yung ano natin, yung relationship natin kay Lord, yung inalaga natin. Amen? Amen! So, may mag-testimony po ngayon. Yes. Sir Alex. Her brother. Nice to be here today, brothers. As you know, about 2 weeks ago was my first time here. And, you know, what Michael said that it's not coincidence. Amen. Here. No, I was in Tochigi about a month and a half ago. I first went there in September. My mother kept telling me, go to church, God is blessed you. You know, but I never got around to going to church until I came here. I thought I really looked for church. I found 5 churches. You know, I found Anglican, Methodist, Baptist, Evangelical, and this church. And out of the 5 in this church, and Brother Michael, other brother, reached out to me, you know, on Facebook, like, in a heartbeat. So, and I went back here, you know. But, over the past week, my heart's been troubled because my contract here in Japan with the company ends end of March. Oh. And I've been kind of a little bit down, a little bit depressed, a little bit grumpy at my work. First time. That whole week was like, I don't know what came over me. So, you know, it was like work, I was grumpy, I was a little bit more strict with the students in the class. My teacher and I kind of, she and I kind of like started bumping heads. Kind of like, you know, we were kind of grumpy with each other the whole week. And she was the head of the English department, so I'm like, worried, like, will she ask to have me to leave the school? Would they recommend me to work another year? Second, would my company allow me to renew my contract for a year? So those are my 2 prayer requests that the Lord will speak to our heart and school start to keep me in. Of course, my company to renew my contract for another year. No, one of the main reasons why I want to be here for another year because I found this church. Wow. Thank you. God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes. To your wonderful testimony. We're not putting English, but we are trying hard, sir. So, may relate lang yun, no? Yung testimony ni sir. Your testimony niya. May devotion last night sa yung binasa natin kanina, yung sa Psalms. Pwede na po ang ratios. Sa Psalms, ano, Psalms 42? Yung sa 5? So, may ano ko doon sa minister kanina yung testimony niya. Yung title kasi niyan is, ano, nasa prison, yung gagana niyan, nasa prison siya, diba? It's a five. Why I am so sad? Why I am so troubled? I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior. In my God. So, kung meron din dito, halos magkano lang sa isa. Sa verse 11 din, inulit siya ulit na, why I am so sad, why I am so troubled, I will put my hope in God.
once again, I will praise Him and receive Him. And then dito rin sa 42, inaulit siya ulit. 43, verse 5. Tatlong basis siya inulit. Yung title kasi nito yung someone in anger or someone in presence siya. So yun lang, nag-remind na sa akin na yun, minsan na yung title na nilagay ko dito sa devotion ko, where I am stable, saan ba tayo stable? No? And then, yung meaning ng stable is to put or keep in stable, firmly established, not changing, permanent, steady in purpose. So, yun. Parang ano lang, nag-speak dito sa akin sa words of verse na ito na. Saan ba tayo stable? No? Sa kayamanan ba dito sa mundo o yung sa trabaho natin? No? Saan ba tayo permanent na yung pag-ihalimbawa natin siya sa yan, sa ambawa, sa misa na lang, sa misa. Yan, di ba yung ano niya, stable talaga siya. Kahit anong ilagay mo niya sa taas o kahit anong ano dyan, ipangto mo. Yung ano niya, stable pa rin, di ba? So, kung ma... na-relate natin siya sa pamumuhay natin bilang Christian. So, saan ba tayo stable, no? Tanong natin sa sarili natin. So, saan nga ba? So, kaya na lang po yung sagot. So, yun po yung nangangako dito na yun na kahit gaano naman yung storm na dumating sa buhay natin, yung mga pagsubok na binabato sa atin, ang mundo, no? But still, yung faith natin, kahit sa atin dito, malimbawa natin, di ba? Kahit kunti lang tayo, no? So, saan ba tayo nakabase? Sa dami ba o sa quality ba ng worship team? Worship team, na ay ganyan, dahil kulang na kami, hindi na tayo mag-church, ay kunti na lang kami, parang dinidiscourage tayo, di ba? So parang nakita mo lang na ito yung struggle natin ngayon, as a church, dito sa atin, no? Na simula na, hindi nyo pastor. So sa akin lang, para sa akin siguro lang, para sa akin lang. Yun nga, naano talaga ako na, kasi sabi, parang namimiss ko yung dati, kasi di ba, marami tayo. Hindi, kompleto yung ano natin. So yung parang ano lang na, Lord, parang nakakahiya sa'yo. Kailan ako nahiya, hindi sa tao na... Pero sa ating ko, Lord, ito ba yung talaga ano na testimony natin? Testimony. Pamay tayo pa naman, di ba? So yun na, parang yun nga, na ito yung binabato sa natin, no? Lalo na sa mga tumatayo sa harap. No, na talagang ano, parang itong way talaga na talagang sinubok. Talagang sinusubok yung faith ko ba? Na maraming binabato na problema sa pamilya ko din, na yun na, struggle din sila. Pero hindi ko pinagpipray ko na lang na, alam ko Lord, may gagawin ka. Amen! Na alam ko, pagsubok lang ito lahat ng binibigay niyo po sa akin. Pero alam ko, malalagpasan ko ito Lord. Nas storm man ako Lord, pero alam ko kung saan ako nakatayo. Sa inyo po ako nakatayo Lord, sa faith ko po sa inyo. So yan lang. And then, yan. To God be the glory. Amen. Amen. So meron pa daw may magtitestimony pa ngayong araw? Babae? Babae? Pinakamaganda sa... At papakilala ka babae ang magtitestimony ngayong araw? Yung mata. Si Madam Delves. Si Bell. Bell. Si Madam Delves. Yes. Iyan ako pa. Papatayin ko na. Mayroon na ako lang pag. Actually, palang palang dito sa testimony ko kasi everyday. Kaya lagi na lang naman din na lagi ko naman talagang sinasabi everyday I said may pa ulit in the morning that thank you Lord for everything. Bye.